Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ikalabindimang taon noon na paghahari ni Herodes de Galileo, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea. Si Herodes ang tetrarca sa Galilea, nagkapatid naman niyan si Felipe. Sa lupain ang Ituria at Agonel. Si Lasania sa tetrarca sa Bilinia, si Nanas at Caiphas naman ang mga pinakapunong Siritinoon. Nang panong yun, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kaniya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan ng araw. Pagsisihan ninyo at taligtaan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo ipatawarin ng Diyos. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ng Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang diaraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatabakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang kuliko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus Kristo. Mga kapatid, sa pananampalataya, nandito po tayo ngayon sa pangalawang linggo ng Adviento. Sa linggong ito'y binibigyan po natin ng pansin ang pagkataon ni Juan Bautista. Siya ang tagapagbahagi. Siya ang tagapamansag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Siya ang dakilang ehemplo. Siya ang dakilang halimbawa kung paano tahasan hinahanda natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Napakahalaga po ang katawan ni Juan dahil po'y siya naging tunay bago si Kristo at ang panahon ni Kristo. Simple lamang minsay ni Juan, patagi natin ang daraanan ng Panginoon. Magbalik loob po tayo. Ang pagbibinyag ni Juan ay isang pagbibinyag ng pagbabalik loob sa orinal ng Grego, metanoia, o pagbabago ng kamalayan. Ang implikasyon nito ay hindi lamang pagsisisi ang ating mga kasalanan. Dahil higit sa mga kasalanan at pagkukulang natin ay ang baluktot nating pag-iisip. Mga palagay na baluktot kaya ng kaya kong mag-isa. Hindi ko kailangan ng sino man. O kaya'y nagkakamali ako pero mas maigi pa rin o kaysa ibang tao. Hindi naman ako apektado. Kaya, okay lang ako. Maraming bagay pong dapat nating baguhin. Maraming bagay na kung saan ito'y nagbubunsod ng pagbabalik ko. Hindi po biro, mga kapatid. Hindi madali. Ika ngay, ito'y nangahulugan ng iba yung pagsusubik. Iba yung pagdansa. Iba yung panalang. Iba yung pagtatalaga ng ating sarili.
lalong-lalo na ating pag-isip, kaya natin tumayo, kaya natin mag-isa, kahit paman, walang Diyos, o reliyon. Ngunit sa ating pagsusumikap, mga kapatid, malaman natin kung paano si Juan humihimo, nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng halimbawa, nahirap man, di man biro, nagsusumikap man tayo, subalit, hindi po tayo pababayaan ng Diyos, hindi po tayo nag-iisa. Kayo pa man, hindi po tayo basta-basta lamang bumigay dahil po ngay, dahil po kangay, kinakapos tayo sa ating pagtuon. Kung susundin natin ang panawagan ni Juan, matatagpan po natin ang Mesiyas. Kung maghahanda po tayo, darating ang bisita ating inaasam. Maaaring nakakapagod, minsan ipinumakakaranas tayo ng mga pagkatalo na tilabagay tayo mag-isa sumisigaw sa disyerto. Pero mabuting gawang pinagsimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubog.